memaksa diriku. Hindi ko lang kasi alam kung anong iisipin ko eh. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong kalaking problema, anak. Sorry. Sorry, anak. Sorry. Sorry. Ay, huwag kayong mag-alala. Makakaraos din tayo. Gagawin ko ito ng paraan. Oo. Oo, tama ka. Makakaraos din tayo. Hindi naman tayo papabayaan ang nasa taas ng iba. Eh, sinabi mo yung tubal kay Mayor, kay Levy? Ay, hindi pa nga eh. Hindi ko kasi alam nga kung paano sasabihin kay Levy. Huwag mo. Huwag mo nang sabihin sa kanya. Mas makakabuti na walang alam si Levy tungkol dito. Eh, alam mo naman yung boyfriend mo, mainitin ang ulo. Eh, mas mabuti na umiwas tayo sa gulo, hindi ba? Basta manahimik na lang tayo at titigil lang ka din yan. Meron naman kami permit sa meeting di Abaze. Kailangan lang namin ng extra police assistance. Titignan mo natin, attorney, kung ilan ang pwede namin ilagay dyan. Di ba pwedeng bilis-bilisan ninyo yung investigasyon? Malala na kayo nabundol. Hanggang ngayon, wala pa rin balita. Dahan-dahan ka ng pananalita, Brad. Prosinto to. Kinagawa namin ang lahat, kaya lang konti pa lang ang nakuha namin detalye. Kaya nahihirapan din kami. May problema kaya ata, Levy? Kailangan ba tulong ko? Attorney, kayo po pala. Ano ba ang problema dito? Nabundol mo yung kapatid ng girlfriend niya. Hit and run. Eh kaso, hindi namin lang kukuha yung buong plaka. At dead end ho kami sa investigasyon. Dead end? Ilang araw pa lang bago matapos yung aksidente, dapat hindi kayo tumitigil eh. Levy, matutulungan kita sa investigasyon kung gusto mo. Kung may makakatulong sa akin, si Mayor Guadlo yun dahil amo ko siya. Pagkamo? Kapatid nung girlfriend niya. Si Rachel Mantari pala yung girlfriend niya eh. Yung binibining San Felipe. Tuloy mo kayo. Hindi na nagmamadali ako. Kukunin ko lang yung bayad mo. Sila na lang yung tatay yung witness na nagbayad ka sa amin. Ito. Kompleto ho yan. Siguro naman malaya na ako dun sa kontrata na pirema ko sa inyo. Alam mo, hindi ko maintindihan, Rachel. Bakit mas pinipili mo maglabas ng ganito kalaking halaga? Na obviously naman, hirap na hirap kang ipunin. Kesa gawin ng pelikula at kumita. Well, kanya-kanya nga siguro yan. Bawal sa'yo yun. Teka. Pumapasok ka sa kwarto ko. Babae mong tao, pasok ka ng pasok sa kwarto ng lalaki. Ha? Galit ka ba sa akin, Jonathan? Kasi ikaw gabi lang... Sorry. Mainit lang ulo ko eh. Ano mang ginagawa mo dito? Ipapakita ko sana sa'yo yan. Tatanda mo yan, grade 1 tayo. Ayan, yun yung makinakaya natin chocolate dati. Di ba? Ito, natatandaan mo to. Ito yung binigay mo sa akin, tapos hindi mo dito sa tela ko. Lahat to, natago mo pa? Oo naman. Kasi alam ko, ipapakita ko sa'yo yung Monday. Alam mo, maingat ako sa mga bagay na mahalaga sa akin. Lalo na sa mga taong mahal ko, Jonathan.